Second half na ho tayo ng ating programang Usapang Senado. Ngayon po ay April 13, 2024. At naku, batiin natin happy birthday Senate President Juan Miguel Zubiri. At thank you pala kay Louie Belmonte, ang MRO ni Senator Risa Ontiveros. At gayon din hi to Fritzy, ang MRO ni Senator Jinggoy Estrada, na siya naman pong ating mga kapanayam ngayong ikalawang bahagi na ating programa, ang chairman po ng Committee on Labor and Employment and Human Resources Development. Gayun din chairman ng National Defense and Security, Peace Unification and Reconciliation, Senator Jinggoy Estrada. Hi sir, magandang hapon. Magandang hapon sa Eli at sa lahat na nakikinig. Good afternoon. Mm-hmm. Sir, unahin ko muna, no, dahil isa sa mga iniutos nga ni Presidente, humanap ng paraan paano ma-address itong malalang problema sa traffic. Kasi nga, antindi na ng epekto nito sa negosyo, sa ekonomiya. At isa ho sa naging kautusan ng Pangulo, may administrative order yata siya na pinirmahan, pinagbabawalan lahat ng mga government official and personnel sa paggamit ng wangwang, ng blinker at iba pang signaling device. Dahil minsan daw nakakadiskaril ito sa maayos na daloy ng traffic. Conforme po ba kayo dito o sa tingin nyo hindi dapat na outright na pagbabawal sa paggamit ng mga signaling device? Well, unang-una, sinusuportahan ko yung kanyang administrative order na pinagbabawal yung mga wangwang, yung mga blinkers, yung mga sirena. At siyempre, hindi natin may sasantabi na may ilan na inaabuso ang ganitong mga privileges. At siyempre, sinusuportahan natin ang disyon ito ng Pangulo. Lalong-lalo na kung ang layo nito ay isulong ang transparency and accountability. Ang paglimit nito ay nagpapahalaga na ang paglilingkod sa publiko ay may kaakibat na responsibilidad at hindi pribileyo. Mm-hmm. So kumbaga pagdating nga daw sa lansangan, dapat pantay-pantay lahat, mga ordinaryong mamamayan o mga government official. Kasi yung feeling ng iba, meron silang entitlement na hindi kaya sila dapat ma-traffic? Well, meron mga, hindi ko na siyempre para urirati nyo kung sino-sino itong mga nangaabuso. Mm-hmm. Pero siyempre, meron din mga iilan lang naman ng mga politiko na inaabuso yung kanilang privileges. Mm-hmm. Pero sir, kayo, hindi kayo gumagamit ng any signaling device para lang makaiwas sa traffic? Ako? Opo. Ngayon, hindi na. Pero dati kasi minsan kung mali-late ka, 'di ba? Parang dahil may hinahabol. Although yun nga sabi ng iba, kung hindi kasi minsan yung mga sometimes hindi ko rin mabiblame yung ibang politiko na yung mga malalayo ang kanilang lugar. Halimbawa, yung mga ibang senador opposite direction dun sa kanilang pagkatrabuhan sa Senate, no? Eh, siyempre, pag minsan sa sobrang traffic, kailangan mo talaga magdali. Pag madali, pagka lalong-lalo, pagka meron kayo yung hearing sa Senado or whatever, kahit umalis sa mahaga, ganun pa rin na mangyayari. Mm-hmm. Anyway, pero hindi rin kayo gumagamit, sir, ng EDSA bus carousel. Hindi. Kasi ako? Nagsalita na naman Senator Chis na yung pala mukhang sa kanya naka-issue yung plaka na yon na dumaan sa EDSA bus carousel. Anyway, sir, recently si Senate President Juan Miguel Zubiri nanumpa bilang Army Reservist. At ang sabi niya, hinikayat niya na sana marami pa na magboluntaryo na mag-reservist dahil kinakailangan natin ngayon sa mga panahong ito. Conforme ba kayo doon? At kayo ba'y handa rin na maging reservist ng Armed Forces of the Philippines? Well, marami rin sa akin nagyaya ng mga military officials na pumasok na ako sa reservist. Mm-hmm. Lalo sa Philippine Air Force. At actually, pinaghahanda ko na nga yan. Ay papasok na rin ako dyan sa reservist. Bilang sabi, title po sa ganoon din kay Senate President. In the rank of Lieutenant Colonel. So sir, sa inyo, Air Force ang gusto nyo mag-reservist?
Air Force or Army. Ah, oo. Pero sir, ano ito? Kaya ba dapat mahikayat ang marami na mag-reservice dahil sa umiinit na usapin sa West Philippine Sea o not necessary naman? Not necessary. Alam mo, hindi naman para labanan ng ibang bansa, lalong-lalo na yung China, hindi naman tayo makalaban dun. Mm-hmm. Hindi naman para, katulad nga yung tungkol sa mandatory ROTC, kung tatanungin mo sa akin. No? Opo. Ako, pabor ako dyan sa mandatory ROTC. We are not preparing our children for war. Mm-hmm. Okay? Ito, para, kaya gusto ko yung balik niya, para magkakaroon lang na sige na yung pataan, the spirit of bayanihan. Hindi ba natin sige ito mga bata? Mm-hmm. Ah, so kayo po ba, kabilang kayo doon sa mga senador? Kasi parang sinasabi ni Senator Bato de la Rosa, tingin naman niya baka makalusot yung panukalang mandatory ROTC, pero napakaslim kasi mukhang madami ding mga senador ang kontra. So on your part, sir, boboto kayo pabor dito sa panukalang mandatory, balik itong mandatory ROTC? Yes, ako, Senator Bato can assure himself of my vote. Mm-hmm. Wala na kayong concern, sir, doon sa panukalang yun? Kasi iba, baka daw mabiktima ng hazing, may mga concern tungkol doon sa hazing. So wala na kayong ganung concern? I think si Senator Bato will address that issue. Mm-hmm. Eh, siya naman yung expert dyan eh. Kaya siguro yung kanyang batas na ipapasa, wala naman siguro ng loopholes. But still, we have to scrutinize it. Kasi isa pa rin ako sa mga mag-interpolate sa kanya tungkol sa ROTC, sa mandatory ROTC. Mm-hmm. So, welcome po para sa inyo yung sinabi ni SP na pag nagbalik ang session sa April 29, ipaprioritize na ho itong panukalang batas na ito. Sir. Senator Estrada. O, naputol ba, Senator Jinggoy? Naputol? Hello, hello. Ayan, sir. Oh, so, sir, sa inyo, welcome development yung sinabi ni SP Subiri na ipaprioritize na itong panukalang mandatory ROTC kapag nagbalik ang session sa April 29. Yes, of course. We'll support it. Mm-hmm. 100%. Mm-hmm. Sir, bilang chairman ng Committee on National Defense and Security, baka sa inyo mapunta yung resolution ni Senator Risa Hontiveros na naglalayong paimbestigahan para mabigyang linaw ano ba yung pinasok na gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. So, kayo po ba'y handa kung sakali na ma-refer yun sa inyong committee? At ano yung inyong initial impression dun sa nabulgar nga na umano ay gentleman's agreement o secret agreement between former President Duterte and Chinese President Xi Jinping? Well, una-una, kung sakaling ma-refer yan sa Committee on National Defense, of course I am more than willing and ready to have a committee hearing in that regard. Mm-hmm. But I've already gave a statement with regard to the gentleman's agreement, or the supposedly gentleman's agreement between former President Duterte mm-hmm. and the President of China. Mm-hmm. And ako naman, if I may reiterate, Sally, opo, as the chief architect of our country's foreign policy during his administration, mm-hmm. I don't think I am in a position to question the alleged gentleman's agreement mm-hmm. between former President Duterte and China. Mm-hmm. Eh, talaga ko naman, yung decision na yan of such importance would have gone through a thorough policy-making process. And I'm confident that our national sovereignty, our territorial integrity, national interest would have been given top priority. Mm-hmm. Well, talaga ko naman, hindi naman siguro para ibenta ni Presidente Duterte yung ating soberenya sa China. I don't think that will happen. Mm-hmm. Although nagsalita na nga po ang dating Pangulo, tinamin niya na nagkaroon nga ng agreement, pero may kaugnayan doon sa kasunduan na status quo. At wala naman daw siyang ibinenta na anumang bahagi ng ating teritoryo. Parang sinasabing status quo, sir, bawal na
magkaroon ng any repair yata doon sa BRP Sierra Madre? First of all, who in his right mind would sell our sovereignty? Palagi ko naman, no president will do that. Mm-hmm. But in so far, as the removal of the BRP Sierra Madre, as much I could say, and I could only speak in behalf of my father, no, former President Erap, wala talagang agreement between the during the time of my father when he was president and China. Yung mga sinasabi ng mga iba na merong agreement during the administration of my father sa China, walang panay hearsay lang yan. Mga haka-haka lang yan. Ang mga pahayag tungkol dito dahil maging ang mga defense and security officials na nalilbihan sa ilalim ng aking ama ay talagang pinasusunulingan nila ko. Mm-hmm. Pero sir, just in case na kayo mag-handle nung hearing, the mere fact na ito ay agreement na pinasok ng dating Pangulo, so ipapatawag niyo po si dating Pangulong Rodrigo Duterte to shed light on this matter. If there is a need, so. Mm-hmm. If his presence is required, why not? And I heard that President Duterte is willing to submit himself to a hearing. So, depende yan. We'll just cross the bridge when we get there. Mm-hmm. Pero ano yun, malalaman pa ho yun pag nag-resume yung session kung mai-refer po yung resolution na yun sa inyong committee. Kung mai-refer sa Committee on National Defense, well, that would be more interesting para malaman natin ang buong katotohanan. Mm-hmm. At isa pa rin po sa mga laman ngayon ng mga balita, sir, ay ito nangyari na trilateral meeting or summit between US, Japan, and Philippines. Bilang Chairman ng Committee on National Defense and Security, sa tingin niyo po ba ito isang magandang development? Malaki ba ang may tutulong nito sa ating bansa? Definitely, that is a welcome development, no? As a first trilateral summit with the United States and Japan, we welcome coordination and cooperation across sectors, no? Mm-hmm. Our President, President Marcos, has already emphasized that this summit was not aimed at any particular country, but aim to strengthen the economic and security relations between the Philippines, Japan, and the United States. Mm-hmm. Nagpapakita ito ng malasakit ng tatlong bansa sa kaligtasan, seguridad, at kaunlaran sa riyon, at sa pagtulungan ng Japan, US, at Pilipinas, naasahan natin na mas mapapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa Indo-Pacific region. Mm-hmm. So sabi nyo, wala in particular na pinatatamaan or intended laban sa anumang bansa po yung summit na yon? Kasi guilty kagad yung China. Kanila sila pinatatamaan. Mm-hmm. So hindi ito dapat makaprovoke ho dun sa China. At sir, magandang development din po ba na parang sinabi ni US President Joe Biden na inaatasan niya ang US Congress na maglaan ng $128 million para daw sa mga proyekto sa EDCA sites. Oh, malaking bagay yan at malaking tulong yan para sa atin. And that is a very, very welcome development for us Filipino people and for our country as a whole. Mm-hmm. Pero itong mga nangyayari nito, sir, ano to, hindi naman ito dahil doon sa umiinit na usapin sa West Philippine Sea. Hindi ito yung nag-trigger ng mga ganito. Walang ganon, haka-haka lang. Anyway, so sir, haka-haka din po ba yung mga lumalabas sa balita na meron daw senador na na-hospital, na-ICU? Wala po bang mga ganong information or wala na pag-uusapan sa inyong group chat? Siyempre, hindi ko naman itatables kung ano yung mga napag-usapan namin sa group chat. Pero, para ho matigil yung ganun, wala po, kasi si dating COMELEC Commissioner Rowena Aguanson, meron din pa inilagay dun sa kanyang tweet na meron nga daw pong isang senador na nasa ICU. So, wala naman pong isang nababalita kayong senador na ngayon ay nasa hospital. Basta ang alam ko lang, magaling na siya. Ah, okay na siya. Yun ang importante. So, okay na ho siya. Ang importante, okay na ho siya. Sino ho ba yung siya?
Secret. Anyway, so sir, pagbalik ng session bilang chairman ng Committee on National Defense and Security, dahil 1 month lang yun bago mag-adjourn si Nijie, ano po yung tututukan ninyo? Well, kung i-refer sa akin yung resolution ni Senator Risa, agad-agad ko i-hear yun. Tapos yung SRDP ay isang bycam na lang, tapos maaprubahan na yun. Pero yung tungkol sa MUP, wala na. Wala. Yung sa MUP, oh nga pala, before I forget, yung sa military uniform personnel, we will start the interpolations na when we get back. Ah, okay. So, klaro na po kung ano yung acceptable sa executive na amendment dyan po sa pension ng MUP. Yes. Well, we have coordinated with the office of Senator Recto and Secretary Chidoro. Okay. So on that note, marami pong salamat, Senator Estrada. Salamat. Yan po mga kaibigan, ang Chairman ng Committee on National Defense and Security at Labor Committee. Thank you pala kay Fritzy, si Senator Jinggoy Estrada. Magbabalik ho tayo makalipas ang ilang paalala.